Nagbigay ng komento si Mama Audrey tungkol sa patuloy na tampuhan ni Carlos Yulo at sa pamilya nito. Ayon kay Mama Audrey, posible umanong may malalim na pinag-ugatan ang tampo ni Carlos Yulo kaya hanggang ngayon hindi pa rin ito nakikipag-communicate sa kanyang mga magulang. Naniniwala si Audrey Diaz na bilang magulang kung paano mong hinubog ang iyong anak habang ito'y lumalaki sa poder mo ay yun din ang magiging sukli sa'yo ng iyong anak. Hindi din umano umaalis na may kanya-kanyang magiging opinyon ng mga tao sa nangyayari sa pamilya Yulo. Maging ang pabirong sagot ng ama ni Carlos Yulo na si Daddy Andrew tungkol sa muna'y hindi sila ang nanggagatas kay Carlos Yulo. Dahil anya, si Carlos pa nga umano ang nanggatas sa kanya dahil kinuha umano nito ang kanyang semilya. Dahil sa sinabing ito ni Daddy Yulo, tila na dismaya si Mama Audrey dito. Ayon sa kanya, alam naman umano niyang biro lamang ito ng ama ni Carlos Yulo. Ngunit sana umano, piliin pa din nila ang mga sasabihin nila lalo pat hindi pa maayos ang kanilang pamilya. Hangad naman ni Mama Audrey at Mama Loy na maging maayos na ang relasyon ni Carlos Yulo sa pamilya nito. Upang makompleto na umano ang kasiyahan na natanggap ni Carlos Yulo bukod sa dalawang gintong medalya. Dahil pakaramdam umano ni Mama Loy, tila hindi pa 100% ang happiness ngayon ni Carlos dahil hindi pa sila maayos ng mga magulang nito. It's talking of family na po, Diyos ko, hanggang ngayon ay Diyos ko, wala pa rin sawa, wala pa rin patid na pinag-uusapan ang tungkol sa pamilya ni Carlos Yulo na ang latest ngayon ay yung nakikipag-inuman yata itong tatay ni Carlos ng live FB or FB Live. O eh, tapos ayan, nadukot. Oo, akala yata ni Daddy Yulo eh sila-sila lang nagkakarinigan at nagkakapanooran. O ayan, ay ito. Ginatasan mo daw. Sino? Sino yan, Daloy? Kaya kong ginatasan. Sino yan? Diyan, trolls? Baka kung ginatasan ni Galoy. Kinuha niya si Milya. Kinuha niya si Milya ko, tapos kinanyan niya kami. Joke. Oh, ayan. So, paano na yung si Milya? Diyos ko. Ngayon lang ako nagnaloka na pati si Milya ginagamit. Oo. Yung ginagatasan na ginagatasan niya si Carlos, ako una niyang ginatasan. Kasi yung si Milya ko, tapos ginaganyan niya kami. Ito na nga, ano ba yan? Oo. Alam mo, alam ko naman joke lang yun ang tatay ni Carlos Yulo. No? Pero sana, hinay-hinay din tayo. No? Kasi alam ko naman na wala pa rin komunikasyon si Carlos at yung kanyang pamilya. No? Kung nagingina tayo ng sorry, mami ni Carlos, nangingina ng sorry. Tapos, umaasa lang din naman yung tatay na magkakausap sila. Diba? Tapos, meron pang issue na malapit lang naman kayo dyan sa BGC, sa Taguig. Puntahan niyo naman si Carlos. Sabi niya, ikaw malapit dyan, pakibatukan mo para sa akin. Ha? Nakakalok. Eh, kaso nga dito sa mga nangyayari ito, hindi natin naririnigan si Carlos Yulo na kahit anumang komento. Apart from dun sa interview, di ba, na magkatabi sila ni, ano, na nandun pa sila sa Paris. Pero mula nun, never na ulit tayo nakarinig ng statement from Carlo. Pero dito sa family, ba't kaya tuloy-tuloy yung kanilang mga, ano, komento sa social media? Oh, pati yung mga pag-live selling nila, pati pag-bibigay nila ng mga ayudang pagkain sa mga kapitbahay, binibigyan ng Malaysia na parang nagpapaawa daw kay Carlos. Tapos, parang yung iba naman ang sinasabi, Diyos ko, nagla-live selling tuloy yung pamilya ni Carlos. Sana man lang tulungan ni Carlos. Yung mga ganun, sari-sari opinion, ano. Pero alam mo, maghati talaga opinion ng Gen Z at ng mga boomers, Gen X at millennials, di ba? Karamihan, malalaman mo pag Gen Z, hayaan mo sila, malaki ka na, nasa wastong gulang ka na. Ganyan, you lead your own life. Di ba? Syempre, yung iba naman, uy, magulang mo pa rin yan. Dapat, andun pa rin ang respeto mo. Dapat, binabalikan mo pa rin sila. Dapat, huwag ka dyan sa babae. Ganyan-ganyan. Diyos ko. Oh, kaya, ang masasabi ko lang, talagang merong malalim na dahilan si Carlos Yulo kung bakit gano'n ang treatment niya o yung cold treatment niya sa kanyang parents o sa kanyang pamilya.
And I'm sure meron ding dahilang sarili naman din itong pamilya ni Carlos. Pero doon ay pumapasok na naman yung issue, no? Na hanggang saan ba yung responsibilidad ng anak sa mga magulang, lalo na kung nasa wastong edad na siya at nabubuhay na ng sarili niyang buhay. Bawa, nagpaplano na rin siguro siyang magpamilya, lalo na pag nagkaroon na yan ng pamilya, di ba? Mm-hmm. So hanggang saan yung guhit ng obligasyon ng anak sa mga magulang? Ay nako, alam mo, hindi naman natatapos yung relasyon. Unang-una, kahit pa magpangayan niya, mag-ina pa rin niya. Bahagi pa rin yan ang kanilang pamilya. Pangalawa, ako naniniwala, dumidepende ang trato ng anak sa magulang. Depende yan sa kung paano niyang itrato, kung paano niyang hubugin ang kanyang anak. So, susuklian lang yun ng anak. Sa panahon ngayon ng Gen Z, ganun. Pero hindi lang yun sa ano na, nag-a-apply sa mag-ina o magkapamilya. Tao sa tao, kahit magkaibigan, di ba? Kung paano makirespeto, ganun din respeto ang ibabalik siya. Kung paano ang pagmamahal ang bigay mo sa akin, ganun din most likely ang pagmamahal ang bibigay ko sa'yo, di ba? Correct. At si Josa, meron nga gustong i-opinion. Yes, Josa. Ako siguro, kahit pa siguro kami kasalanan ay magulang, kung ako si Carlos Yulo, ano na ako, magpapatawad na ako para sa kanila. Kasi habang buhay pa yung magulang mo, dapat tawarin mo na kung may nagawa man o wala. Kasi baka mamaya wala namang hindi ka na nakahingi na. I'm sorry. Yan si Josa, millennial yan. Mm. Kaya iba-iba talaga yung opinion. At importante kung paano natin hinupog yung ating mga anak ay yun din ang magiging supli sa atin. Pero sana nga magkaayos na sila, no? Kahit pa paano kasi naapektuhan ng mga netizens tayo, di ba? Naapektuhan din tayo kasi gusto nating makita na maging lubos yung kasiyahan, yung pag-celebrate sa dalawang ginto, sa karangalang na bigay ni Carlos Yulo sa atin. Pero may mga hindrances dahil dun sa mga nangyayari dun sa pamilya nila. Hindi tayo makapag-celebrate lahat ng buong buo. Kung ako lang kay Carlos, ano man lang ba mag-share ka sa magulang mo, sa mga blessings na natatanggap mo? Kung ano mang nasabi sa kanya na magulang niya dati, nakaganti na siya kahit marami siyang pera, iba ang saya pag wala kang katampuhan sa pamilya. Magulang ang dapat magprotekta sa anak, kahihiyan ng anak, kahihiyan din ng magulang. Baka lang naman po sa pananahimik ni Carlos sa issue ay dahil napatawad na niya sila sa sarili niya mismo at kung nais man niya humingi ng tawad, ang toxic pa rin ng ginagawa ng family niya. Sana maisip din ang pamilya niya na manahimik niya din sa issue. Si Carlos naman ang magdadala nun kapag nagmatigas pa siya. Sana manahimik na lang sila sa lahat na ayusin in private. May God bless them wisdom to be their guide. Sa totoo lang, nakakarindig na yung pagpaparinig. Sana naman tumigil na yung parinigan ng pamilya Yulo. Pinapahiya nila anak nila, lalo tuloy lumalayo si Kaloy. Kung sa ngayon kung may issue ng pera, minsan talaga yan ang nagiging punot dulo ng di pagkakaunawaan. Pag nagtigil yung patutsada, someday matatapos din yan. Time heals all wounds. I feel so sorry for the Yulo family. The family rift could have been settled privately among themselves to prevent different reactions from the netizens. No matter what the cause is, I pray that humility touches Carlos' heart and live their lives in peace, happiness, and love. Ako 100% happy ako kay Carlos and sa achievements niya. Okay na lumayo siya sa family kung toxic na talaga family niya. Need niya prioritize mental health niya, yung peace of mind niya, yung happiness niya. Tigilan mo po natin yung old ways na pag-iisip na pamilya pa din sila. May mga tao na hindi kadugo na minsan mas pamilya pa kesa sa mga kadugo. Kaya huwag niyo i-judge si Carlos if mas pinili niyang lumayo. It's important to recognize that children of narcissistic or emotionally immature parents are deeply affected by these dynamics. The idea that they're your parents regardless can be harmful and dismissive of their struggles. If maintaining a relationship with such parents impacts your mental health, setting boundaries is valid and necessary choice.
Carlos Yulo, like anyone in this situation, has every right to distance himself from toxicity for his own well-being.